Eh paano ko sabihin ko sa iyo, mayroon na naman ako na-discover na 100% work from home, work from everywhere, at pwedeng-pwede mong itry kahit wala kang experience. Nice. Yung tipong magtuturo ka lang ng Tagalog or ng Bisaya sa customer mo, pwede mo na silang i-charge ng 500 pesos to 2,500 pesos per hour. Welcome back to my channel. This is Kuya Rennie Boy. For today's video, pag-uusapan natin itong online platform na to na kung saan pwedeng-pwede kang magturo ng Tagalog language or ng Bisaya or Cebuano language sa customer mo, tapos kikita ka na. Ang kagandahan dito, hindi kailangan graduate ka ng education, hindi kailangan may experience ka sa pagti-teacher, at ang kagandahan pa dito, wala na pong interview. Kaya kung ako sa inyo, make sure na matapos itong video na to dahil i-reveal ko mamaya yung company na yan. Kaya kung bago ka lang dito at gusto mo rin mga ganitong uri ng content, don't forget to like this video at i-click yung subscribe button at yung notification bell para updated ka po sa mga paparating ko pang videos. Before we start, ganun pa rin, shoutout muna sa nanalo ng 500 GCash sa nakaraang video ko. Kung gusto mo rin manalo, comment sa baba kung gano'ng kapogi si Kuya Rennie Boy. Without further ado, let's get started. Thank you for calling customer service. Welcome back to my channel, this is Kuya Rennie Boy. For today's video, meron na naman akong ihahatid sa inyo na work from home opportunity na talagang pwedeng-pwede ninyong itry. Katulad ng promise ni Kuya Rennie Boy, palagi ko kayong hahandugan ng mga work from home jobs, ng mga online jobs dito sa channel ko, kaya make sure na nakasubscribe ka. Pero bago ang lahat, syempre ganun pa rin, survey muna tayo. Sa mga naghahanap ng work from home dyan, comment sa baba ng work from home. Sa mga naghahanap naman ng local account na call center job, comment sa baba, local account. Ang kagandahan sa company na to, no qualification and certification required. So hindi kayo hahanapan ng diploma, hindi kayo hahanapan na kailangan nakapag-seminar kayo, nakapag-training kayo, nagkaroon kayo ng alam niyo yon yung mga workshop para sa pagtuturo, hindi po hinahanap 'yan. As long as confident ka na ituro yung native tongue mo, yung mother tongue mo, alibawa Tagalog ka sanay, Bisaya ka sanay, Cebuano ka sanay, tapos kayang-kaya mong ituro 'yan sa mga foreigner, pwedeng-pwede ka dito. Ang company na tinutukoy ni Kuya Rennie Boy ay walang iba kundi Tutoroo. Okay, si Tutoroo guys ay isang kumpanya na naghahanap ng mga private tutors. Okay, na nagtuturo ng lingwahe. So, depende po kung anong lingwahe po ang hinahanap ni client. Kung kailangan niya po na matuto ng Tagalog, so Tagalog po ang ituturo ninyo. Kapag Bisaya or Cebuano naman yung hinahanap niya, kailangan yung mag-a-apply po ay dapat marunong or magaling talaga sa Bisaya. Dito pa lang sa website nila guys, become a private language tutor in your city and earn money for discussing with people in your native language. No qualifications or certifications are needed as long as you are native speaker in your language, you feel confident to share and teach. Tutoroo helps you find more students who want to learn your mother tongue online or offline in your city. By finding you new tutoring jobs weekly, our team will help you keep your calendar fully booked. Grabe, napaka-solid pala ng online platform na to kasi sila mismo yung tutulong sa inyo para palagi po kayong fully booked, para palagi po kayong merong client na tinuturuan sa pag-tutor. Most popular tutors on Tutoroo earn up to $8,000 per month. Grabe, ang laki nun. Magkano yun sa pesos guys? Comment nyo nga sa baba. Please fill out this form and we will get back to you via Tutoroo Messenger within 3 working days to get you started. Usually guys, 3 to 5 business days daw po nagre-reply or nag-a-approve itong si Tutoroo. Kaya ngayon pa lang mag-apply na kayo. Actually, hindi naman talaga kailangan mag-apply kasi wala naman pong interview dito kay Tutoroo. Okay, as long as kailangan ma-approve lang po yung profile na gagawin ninyo, pwede na po kayo mag-start anytime. So, kailangan nyo lang po mag-sign up, lagay nyo lang po yung pangalan ninyo, email address ninyo, tapos yung preferred password ninyo, tapos lagay nyo po dun sa language, of course, kung ano po yung lingwahe na gusto ninyo ituro, or dun kung saan po kayo sanay talaga, ayan, pwede nyo pong ilagay dyan ay Filipino. And then, after ninyong i-click yung Filipino, lagay nyo po kung saan po kayo located. Anong city, for example, sa Bisaya, Cebu, kung sa Luzon naman, Manila, pwede nyo pong i-select yun. And then, create account, okay? After clicking the create account, ito po yung interface na lalabas. Okay, full name, tapos lagay nyo po yung gender ninyo, tapos email, mobile number, country of origin. Okay, country of origin, tapos mother tongue. Siyempre, country of origin, Philippines, ilalagay po natin dyan. Tapos yung pinaka-language po, or yung mother tongue, is Filipino. Okay, kung Bisaya, Bisaya. Okay, pwedeng-pwede po yan dito. After clicking next guys, where are you located? So, ilalagay nyo po dito, siyempre, Philippines or Manila. Kung saan kayo located, guys? Lagay nyo lang po dyan, Philippines or Manila. Meron namang auto-populated dyan na pagpipilian. Verifies that is the city or largest city near your location. Ayan, click Manila.
teaching areas. So, isip po kayo guys ng mga lugar na mga alam ninyo na malapit yan sa bahay ninyo na kung saan pwede rin po palang pumunta yung mga clients ninyo. Kasi may mga foreigner din po kasi dito sa Philippines na pwede nyo pong i-meet up. Okay? For example, gusto ninyo mag-meet up sa SM North, SM Mega Mall, sa BGC, kung saan nyo gustong mag-tutoran. Okay, kayo pong bahala. Kasi magkakausap naman po kayo ng client nyo kung saan po kayo magkakasundo na lugar. Pero syempre, ang kagandahan dito, pwede rin pong online. So, virtual, pwedeng Zoom, Google Meet, or etc. Depende po sa preference ninyo. And then, click next. Which language do you want to teach? So, yun, Filipino, kapag gusto mo ng Filipino. Pag gusto mo rin ng Bisaya, meron din dito, guys, Bisaya, Cebuano. Okay, pwede nyo i-click yan. Ang kagandahan dito, guys, minimum hourly rate is 500 pesos. So, magre-rate po kayo sa customer ninyo or sa client ninyo ng 500 pesos per hour. For example, nagturo ka lang ng 3 oras, 4 oras, biruin mo magkano agad yun sa 500 pesos per hour. So, meron ka agad 2,000 pesos per day sa iisang customer pa lang. Pero meron ditong tip, guys. Sabi dito, start ka muna sa lower rate. Siyempre, para mas piliin kayo ng client, lalong-lalo na kung nag-umpisa pa lang kayo dito sa tutoru, kailangan mag-offer muna kayo ng mababang rate para piliin kayo ng piliin. Tapos kapag nagkaroon kayo ng magandang record or review, 5-star review, ganyan-ganyan, mas pipiliin kayo ng pipiliin ng mga future customers ninyo. At kapag meron na kayong experience at napakagandang reviews, pwedeng-pwede nyo na syempreng taasan yung hourly rate ninyo. Okay, pwede ninyong taasan ng 2,000 pesos per hour, 2,500 pesos per hour. Grabe, ang laki nun. Ang sarap nun, guys. And then, click next. Lagay nyo na lang po yung title na preferred ninyo dun sa about you. Okay? And then, syempre, description. Kung paano nga ba yung teaching method mo sa pagtuturo ng Filipino. So, ngayon pa lang, kung wala kang idea sa pagtuturo, wala kang idea sa, alam mo yun, sa kung paano gumawa ng mga lesson plan, ngayon pa lang arali mo na. Mag-practice-practice ka sa bahay kung paano nga ba yung teaching strategy na gagamitin mo para mas mabilis matuto yung magiging customer mo in the future. So, gumawa ka ng mga bulleted points, ng mga paano ko nga ba ituturo yung abacada, paano ko nga ba ituturo yung pronunciation ng Tagalog ng maayos sa mga customers. Siyempre, sa umpisa, mahihirapan talaga sila. So, kailangan mo mag-isip ng sarili mong method or ng strategy kung paano ka magiging effective na tutor sa mga magiging future customer mo. So, hindi po kailangan ng experience, hindi kailangan magaling ka na teacher kapag magtatry ka dito sa tutoru. Ang kailangan mo lang, makabuo ka ng sarili mong method or ng teaching strategy para maging effective kang, alam mo yun, tutor dito sa tutoru. So, kung meron ka nang nakaready na teaching method, make sure guys na isasama nyo dito sa description ninyo. At kung paano mo nga ba ituturo yung Tagalog or yung Bisaya language sa magiging customer mo in the future. Okay? Kung anong attitude ba meron ka, ano bang personality meron ka. Kasi ang importante, ang kailangan po dito sa tutoru, friendly, professional, at kailangan dedicated po kayo sa trabaho nyo. Meron naman do's and don'ts na pwede ninyong ilagay dito sa description nyo, guys. Add teaching experiences kung meron po, certification, qualification kung meron po, kung wala, okay lang din. Add information about you that will make your profile stand out. Okay, pwede nyo pong ilagay dyan. Do answer the frequently asked questions of our students. How easy is it to learn Bisaya Cebuano? What is the easiest way to learn Bisaya Cebuano or Tagalog? Is Bisaya Cebuano easy to learn? Is it difficult to learn Bisaya Cebuano? How much time does it take to learn Bisaya Cebuano? So yan po, iisipin nyo po yun kung gaano nga ba katagal matututunan ng isang customer or ng isang foreigner yung lengguahe na tinuturo mo, kung Tagalog man yan o Bisaya. So don'ts dito nakalagay, do not add full name, date of birth, contact information, and personal or other website links. Huwag yun na pong ilalagay daw dito sa description. Okay? And then yun, there are 2 easy questions here. How easy it is to learn Filipino in Manila? Lagay mo lang dyan. Is Filipino easy to learn? Lagay nyo lang rin po dyan yung magiging sagot ninyo. Okay, and then click next. So, availability naman daw, guys. How many 1-hour 30 lessons can you give every week? Okay? So, pipili lang po kayo kung 2, 3, 4 na lesson daw yung kaya ninyong gawin. And then, kung kailan daw po. Kung kailan ba kayo available? Morning po ba? Afternoon? Evening or weekend. Okay, and then let us know your preferred time slots to teach. Okay, lagay nyo lang po yung preferred time. For example, 1 PM kayo available, o kaya 7 PM gabi kayo available. Lagay nyo lang po dyan. Okay, and then click next ulit. Dito guys, sa picture, the best tutor profile pictures are friendly and professional looking. Ito yung sinasabi ko kanina. Upload a good quality photo of you only. People want to see who they will learn with, and no one else but you should appear on your profile picture. Okay, so kailangan mag-isa ka lang daw po sa profile picture. So, piliin ninyo yung pinaka-best picture ninyo, yung pinaka-pogi, yung pinaka-magandang litrato ninyo na sa tingin ninyo, magiging komportable naman yung magiging customer ninyo in the future. Okay, huwag yung mukhang nakakatakot.
Gago! Kailangan friendly po at professional tignan. Clear and recognizable, make sure you have a picture with good lighting and that your face is clearly visible. Tutor to tutors, and shy. Okay, so kailangan makikita-kita po yung mukha ninyo, maayos, at syempre dapat maganda po yung quality ng photo na i-upload ninyo. Okay? Syempre, yung mga tutor to tutors daw ay hindi mahihain. The photo should have a good resolution but should not be bigger than 4MB. Kung yung picture na gusto ninyong i-upload dito ay hindi pa rin or nakaka-receive ng error, pwede nyo pong i-install yung tinatawag na mga photo resizer na app. Okay? Para mapababa or makompress po yan into 4MB. No selfie please. First impressions last and a great picture will boost your profile on the Tutoroo platform. So, yun nga. Kailangan huwag yung mga selfie-selfie na gano'n, huwag yung selfie-selfie na ganyan. Kailangan yung medyo professional, okay? Kung afford din yung pumunta sa mga Rush ID, magpa-picture kayo ng plain background, palitan yung damit ninyo ng biglaang ano ba tawag dun, yung mga Amerikana, pwede rin yun. Or magpa-photoshoot kayo sa mga mall, pwede rin po yun. After clicking submit, so yun, i-assess nila or i-evaluate nila yung profile ninyo at kapag nakapasa yan, within 3 to 5 days, makaka-receive kayo ng email na parang ganito. So hopefully guys, ma-approve tayo sa pag-tutor dito kay Tutoroo. Makikita nyo rin naman dyan guys sa website nila yung mga Filipino tutors na po na alam nyo yun, kumikita na po sila ngayon. E nakagandaan guys, meron po silang sariling Tutoroo Messenger kung saan pwedeng-pwede ka po makipag-usap sa mga support nila dito. Kapag may mga questions kayo or something na nahihirapan kayo, meron pong may mga dedicated team po na willing mag-assist at sumagot ng mga katanungan ninyo. So that's it for today's video. Pag-pray natin na makapag-start na kayo dito kay Tutoroo. Before we end this video guys, shoutout muna at congratulations nga pala kay Sir Jeff. Isa na po siyang ganap na social media manager, work from home setup at kikita na po siya ng $800 per month. Grabe, napaka-solid yan guys. Alam niyo ba kung ano yung nakatulong sa kanya? Itong ultimate online course na lagi kong binibida sa inyo sa mga videos ko kasi ito rin mismo yung nakatulong sa akin and I'm now earning $1,200 per month sa isang client lang. Napaka-solid kasi guys ng online course na to dahil kung ikaw ay isang freelancer aspirant, di mo alam kung saan mag-uumpisa, ito na po yung kasagutan. Meron po itong Virtual Assistant Overview, SMM 101 or Social Media Management, SEO, blogs, ano pa ba, copywriting, Shopify, Google Ads, FB Ads, and many more. Marami po kayong matututunan dyan. Sa website, ang presyo nyan ay 1,499 pesos pero kapag kinlik mo yung link ko dyan sa baba, 299 pesos mo lang siya ma-avail. So hopefully guys, makapasa po kayo sa mga companies na ina-apply ninyo. Tandaan ninyo kung wala naniniwala sa inyo, si Kuya Rene Boy naniniwala ako na makakapasa ka dyan sa company na ina-apply mo. Shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout. God bless us all.